So ayan po mga kabayan, no? Natagpuan natin yung bahay nito mga kabayan. Nandito si nanay. Kailang wala dito si tatay. Yung asawa niya nandun sa itaas nung nangunguha ng kahoy kasi aayusin itong bahay na to. So si nanay hindi natin makausap kasi sabi ng isang anak, no, ay may depression si nanay. So ngayon, punta muna natin si tatay doon sa itaas. No, kasi hindi natin makakausap talaga si nanay. Hi, nay! Hello, nay! Hello! Magandang hapon! Ayan, so hindi tayo pinapansin. O yan mga kabayan, punta tayo doon sa itaas. Sunduin natin si tatay, nanguha ng kahoy. So ginaguide tayo ngayon. Matarik to. Ito ang unang akyat natin sa araw na to. January 2, unang saltak sa kabundukan, 2024. Matarik, masukal, nakakahingal, madulas, and everything. Pero masaya, ang kapalit. Aray ko. Kung hindi ka hahawak, aatras ka. Kailangan humawak. Ay! Hi, Tay! Ay! Kapatid mo? Ay, akala ko si tatay na hindi pala iba. Kung nakayanan natin mga kabayan, 2023, ang daming mga kabundukan na inakyat baba natin. Ang daming mga sapa na tinawid natin. Noong nakayanan po natin yun. Siyempre, panibagong hamon sa buong team, sa ating lahat. Kaya walang imposible. Kung ano yung nakayanan natin 2023, malamang 101% makakayanan din po natin itong 2024. Walang inuurungan. Basta may daanan, go. Kung walang daanan, go pa rin. Lagyan natin ng daanan para makadaan tayo. Hello, Tay! Hi! Magandang hapon! Hi! Ang bigat, Tatay! Oh my gulay! Sulit, bago! Lagay ko lang itong mic, Tatay, ha? Mic. Yan. Hindi ka napagod? Pagod? Ha? Pagod? Pakakapagod eh. Pati nga ako napapagod eh. Hinihingal na walang dala. Samantala si tatay oh. Talagang hihingalin. Samantalang pababa siya. No, lalo na siguro tatay kung ganyan ang daanan nyo. Lalo, wala na. Mahirap, mahirap. Sobrang hirap. Kailang madulas. Ang ganyan, mahirap. Sobrang dulas po. Ito yung mayatiyak lang yung ganitong kahoy. Kung ganito ang hinahinga. Mahirap iakyat po. Kung paakyat kang galing sa lalim ito, hindi. Anong gagawin po tatay? Pag ganyan ang daan na, tapos ganito ka bigat yung isa, dala-dala. Isa-isa lang.
isa-isang pasanin nyo. Para magaan. Pwede ba, tatay? Para hindi kayo mapagod. Diyan banda, kasi pag ganyan naman yung daanan, itulak mo na lang ganyan, ipagulong mo na lang. Ilusong na lang. No. Hagis na lang doon. Hagis mo na lang. Tapos may sasalo doon. May tao pa doon. Bubong-bulong sa lalim. Para to sa bahay nyo, tatay. Anong pangalan nyo po? Pangalan nyo po? Pangalan namin? Opo. Paolo Banyos. Wow! Si Paolo, ang ganda ng pangalan. Paolo. Gagamitin nyo po ito, tatay, sa bahay nyo. Yung bahay nyo kasi medyo matanda na. Matanda na yung medyo marupok na. Magupok na yung mga bahay nyo dyan. Opo, kaya ito... Hirap na magkukay ng kugon. Hirap ka ng ganito. Mapula na yung mga mata mo. Bunot-bunot ka pang kugon. Mahirap. Oh, kaya ang kugon, ilang taon po ba, tatay, bago rurupok? Mga anim. Anim. So, tatagal din po pala, tatay, no? Kailang? Yung kugon, mga, saan pa ng mga 7 taon. Oh, aabot pa ng 7 years. Mm-mm. 7 years bago siya masira. Mm-mm. Pero ito, sarili yung pananim, tatay, na germelina? Tama po ba? Germelina po ba ito? Pinanim yung, ano yun, mga yung... Yung Jenner. Jenner magtanong ng... Yun, tapos binili nyo po ito? Or... Yun, nakuha na lang yung sityo, yung mga... Ah, Jenner ang may-ari. Nakuha nila yun. Wala nang pakialaman Jenner. Sa kanila na yun. Yung lupa nito, opo, saka yung kahoy. Tapos yung mga kahoy, libre lang to. Kailang ito, pina-chinsu. Tama? Ang bayad na lang doon yung nag-chinsu na lang. Pinapero ko. Grabe si tatay, ang lakas. May gulay. Eh. Ang bigat talaga yung mga kabayan. Sulit kasi basa pa. Maugarin siya kayong ano. Ilang taon na po kay tatay Paolo? Ilang taon na po kayo? Hindi mo na naalaman ng taon namin. Nakakalimutan nyo na po. Hmm. Hindi nyo na maalala. Hindi na. Pero sa tingin nyo, wala pa kayong senior. Or senior na. Senior na ano? Hindi ko alam kung senior na eh. Or wala pa siguro kasi ang liksi nyo pa, ang lakas nyo eh. Di ba? Si nanay, asawa nyo po na nandoon. Oh, yun naka, yun bakit walang buhok. Opo, na, opo. Asawa nyo po. Hmm. Anong pangalan ni nanay? Si ano, Judy. Si nanay Judy. Hindi namin nakakausap tatay Paolo. Ah, hindi nakakano yun, maano. Na stress? Oo, may stress yun. Na-stress, may depression si Nanay Jolly. Hindi ko alam kung mayroon siyang stress. Pero hindi naman po nagwawala. Ay, gabi-gabi ay nag... Ay, gabi siya. Nagsisigaw? Gabi-gabing sumisigaw. Hindi mapatulog hanggang tuwing makahintay ng alas 12. Bago matulog. Ay, ano ng tao yan? Parang yung pagtulog mo, kung hindi mo malalaman yung ano, papaluin na ka lang dyan, namatay. Ah, ganyan si Nanay Jolly, namamalo siya? Oo. Oh, bayulin. Pag sinumpong? Kung sumumpong, hindi ko alam. Kung may itak siya, kung natiripan na kang pinatay, kahit na ganyan. Napalo na kayo, natulog kayo, tatay? Ay, muntik lang. Ay, muntik na. Muntik lang, nataga yung bituka ko sa ano. Nakahiga ako, kinakausap ko. Sus! Pumulot ng yung itak, yung panabas. Opo. Ay, muntik na lang, ganyan na lang. Kumanyan lang ako sa ano, tulugan ko. Muntik na Ricardo, na... Ricardo, tatay Paolo, ano? Paano kung hindi mo namalayan? Kung hindi ko namalayan, wala na. Nandito ka pa sa bukiran. Patay. Patay. Ilan po ang anak niya, tatay Paolo? Ano lang? Mabidyo. Patay na yung isa. Ilan na lang po ang natira? Anim. Anim. Yung sakit ni nanay, yung ganyan ni nanay, tatay Paolo, mga ilang taon na po yan, ganyan siya? Matagal na yan. Ah, matagal na? Mga... Normal, yun nakuha ko yung misis ko, normal siya. Hindi kumikibo. Nagsimula? Wala. Wala naman. Nung bago kayong asawa, normal. Hanggat nagkaanak kayo. Tapos... Ngayon, pagkatapos na yun... Ayun, yun ang nangyari sa kanya. Wala namang ano yan. Complete sa kanya. Saksaka lang dugo. Opo. Sa pang mga anak. Sinaksakan siyang dugo. Pag tuwing panganganak, tuwing nanganganak siya. Sa hospital minsan po. Minsan lang.
Ah, minsan lang. Oh, minsan lang nasaksakan ng dugo. So, gaano kahirap Tatay Paulo na ganyan pala ang sistema niya? Paano yung pag nagwawala siya o tuwing gabi, hindi po kayo masyado nakakatulong? Ay, nakakapin yun, mga kasama. Kumakapin siyang mapait. Ay, ako, tigilan mo yan. Kung hindi mo tigilan niya, ay mapobya ka dyan. Opo, maninerbiyo siya lalo. Maninerbiyo. Kinakabahan. Kinakabahan. Ay, mahilig sa kape. Mahilig sa kape, ah. Mahilig siya sa kumate. Pero pag sinaway niyo naman po Tatay, hindi naman po siya nagagalit, sumusunod naman po si Nanay Jolie. Hindi, yan, hindi mo mapasama yun. Kahit na nga nung sasabihin mo sa kanya, hindi mo mapasama yun. Hinahayaan niyo na lang po. Hanggang tumigil siya. Siya oh. Hanggang tumigil siya, bayaan namin siya. Opo, tama. Hindi nila sinusway. Kasi hindi naman yun nakukontra. Kung sinusway, lalo magagalit. Magagalit. Ang garam, high blood siya. Tama lang po yung Tatay. Kasi kung pansinin mo at pagalitan mo, lalo siyang matuturiti. Ganun lang. Titigil naman din siya, di ba? Kailang ingat lang din po kayo. Paano yung pag natutulog? Tabi po kayo? Hindi kami nagkatulog. Ah, iba. Iba po yung ibang tulugan niya. Ibang tulugan ko. Kasi delikado po. Baka mamaya. Yun, takot ako sa matulog ka. Hindi mo alam na palo ka ng natagana ka ng ito. Namatay. Opo. Kaya ang ginawa nyo, iba yung tulugan niya. Iba din po ang tulugan nyo. O sino naman po ito, anak nyo? Ay, manugan ko. Ah, manugan nyo. Manugan ko sa yung mga anak ko nandiyan. Opo. So hindi niyo po na napa-check up si Nanay Tatay? Dini-check up pa. O anong check up? Wala naman. Ang sabi ng doktor, wala naman. Wala naman. Pero hindi naman po siya nagugutuman. Hindi magugutuman niya. Nakat. Ano lang sa bahay yan? Sa isang araw ilang beses po siyang sumpungin? Araw-araw talaga? Wala naman sa araw. Gabi. Ah, gabi. Gabi-gabi talaga, Tatay. Pagdating ng magkape ng hapon ng ganyan, mamaya, magsasalita na, kubunan tibo, hindi mo na mapatigil yun. Ano mga sinasabi niya, Tatay? Wala naman. Kung ano-ano na lang? Iba-iba na lang sinasabi na. Pabayaan mo. Pero sasagutin mo pa yung salita niya, lalo nang susumpungin. Magagalit po. Pero believe ako sa inyo, Tatay Paulo, kasi alam niyo po, kahit gaano kahirap yung buhay, no, bukod doon sa hinaharap niyo na buhay-buhay na mahirap, pero hindi kayo tumitigil. Plus, yung pinakamalaking problema pa yung kalagay ng asawa niyo, pero nanatili pa rin yung positibo sa buhay, nandoon pa rin yung smile niyo, yung tawa niyo, yung iba. Hindi ko na pinatatrabaho yan, mga kasama. Magtanim ng ganito yung dalyang, hindi na magtatanim yan. Ako, kayo na lang po talaga. Bawal sa'yo masusugat ka. Hindi ka nagagalaw dyan sa bahay. Dyan ka na lang. Dyan ka na lang. Kahit nung medyo okay pa siya Tatay, na normal siya, sa bahay lang talaga siya. Huwag ka na magtanim ng ano para hindi ka mabawasan ng dugo mo. Wow. Sabi ko sa kanya. Ganun kayo kabait, Tatay Paulo, sa asawa niyo. Wala kayong matandaan, Tatay Paulo, kung anong dahilan, kung bakit nagkaganyan siya? Wala naman. Hindi naman nabinat sa panganganak. Hindi naman nabinat, wala namang problema. Hindi yata nagka-plantars yun ng ano yung dugo. Yun na isak-sak sa katawan niya. Kaya ganun siya yung punto-sumpungan. Sumpung-sumpung. Sumpung-sumpungan. So, napa-check up naman na. Ang sabi ng doktor, wala naman. Wala naman. Wala namang problema. Ang galing na sa gamutan yan. Opo. Nabit-bit yun naman sa gamutan. Yung gamutan na galing sa malayo, ay pinapagamot nila doon. Pinapadaan sa doktor. Opo. Wala naman. So, yan po mga kabayan, no? Napakahirap na sitwasyon. Isa sa natagpuan natin dito sa liblib na lugar, no? Pero believe ako ni Tatay, grabe yung fighting spirit ni Tatay, no, magdala o mag-handle sa isang sitwasyon na ganito, no, na nandoon pa rin yung smile, yung tawa, yung positibo, go-go, kumbaga, no, ito lang siguro talaga, hindi man napagkalooban si Tatay ng marangyang buhay, no, na simpleng pamumuhay lang meron sila, pero binigyan siya ng lakas ng loob at tibay ng loob kung paano harapin yung mga ganitong sitwasyon. Kaya ang kaya, kasi kung iba lang yan mga kabayan,
No, nako, matagal nang bumigay. Pero si tatay talagang binigyan talaga ni Lord ng lakas ng loob para malabanan niya yung hinahalap niya ngayon. So yun yung nakakaganda doon, na kahit papaano, hirap yung buhay. Basta huwag mawalan ng pag-asa at tuloy-tuloy pa rin sa pakikibaka kung paano. Kasi ganyan na nga ang buhay, dami ng problema, tapos sasabayin mo pa isa sa pamilya mo kung sino may problema, no? So, kung sasabayin mo pa, lalo, kumbaga lahat na pundi, wala nang sasandalan, parehas nang nakatiklop yung mga poste sa bahay. So tulad ngayon, no, napundi man ang ilaw ng tahanan, pero pilit ni tatay binabangon, no, inaayos at yung bahay ngayon na halos malapit na susuko yung bahay, pero ito si tatay gumagawa ngayon para makatayo muli, no, makatayo ng maayos muli at magiging matibay muli ang pundasyon sa bahay nila. Kaya sa hapong ito, tatay, kumusta naman pala, tatay? Sino kasama niyo po nagre-renovate sa bahay niyo? Wala, kami lang. Kayo lang, kayo lang, mga anak mo ito, nakasama mo, mga manugang mo, tulong-tulong kayo. Ano pa ang kulang dyan sa bahay niyo na materyales? Wala na, yung ano lang. Wala na? Yung simento lang. Simento para sa poste, yung pundasyon, kasi ipapatong. Oh, may yero na, kung diba? Kung ipapasok mo sa lupa yung mga kasama, madaling ano yun, Opo, rurupo, kakainin ng anay or pag ulan, mababasa siya. So, kailangan lagyan ng pundasyon yung ilalim. Para magtagal. Opo, para tatagal, hindi yung maya-maya ayos ng bahay o renovate ng bahay. So, ano pang kulang? Yun lang, simento na ang kulang. Simento lang, simento lang yung makasama. Wala naman yung iba, simento lang. Kompleto na yung kahoy. Kompleto na yung kahoy. Pako nga eh. Yung pako, kulang pang konti yung pako. Ah, mayroon na kayo. Kahit paano nakaunti-unti kayo ng... Binili ko yung gastos ng galing sa anak ko, ng asawa dyan, may asawa dyan. Opo. Nagbigay ng ano, kunting pera. Binili ko yung tambili. Tulong-tulong kayo. Ano po ba ang trabaho nyo, tatay? Wala naman. Paolo? Wala naman trabaho. Sa bukid, ano mga pananim nyo? Ganyan lang ang trabaho namin. Yan. Mga galyang. Saging. Saging. No. Namumuso kayo, tay? Puso. Namumuso lang kami. Yan yung mga kung trabaho nyo dito. Kung wala nang makakain, puso na yung pinupuntaan. Kahit na malalayong bundok kayo. Para mayroon na maibenta. Oo, para mayroon kakain. Kahit na sobrang layo, tatay, no? Kahit na sobrang layo. Ayan, grabe na. Ito lang mga inasamal. Pero sipag at tiyaga talaga ang puhunan ng mga katutubang itas natin. Pero mo, kahit paano, nakapunda ng unti-unting pako, may pangbayad. So, libre yung kahoy, pachinso na lang. Siyempre, may bayad yon, no? Pako, at mayero na din. Kahit unti-unti mga kabayan. At tulungan naman yung mga anak, no? Tulungan sila. Kumbaga, bayanihan sila bago mabuo yung bahay. So, ang problema nyo, magdagdag kayo ng pako at pambili ng simento. Ilan po bang simento ang kailangan? Mga ilang sako po? Apat na sako. Tapos, pako. Ibang pako. So, yun na lang po ang problema nyo ngayon para mabuo yung bahay. Pako lang. Okay, sige tatay. Bibigyan kita ng pambili ng yero. Yung tahanan na yung pagtulugan. Ay, pako. Wala pa. Hindi ko pa nakatapos ng tahanan ng yung pagtulugan. Sahig. Oo, oh, wala pa. Kulang ang pera. Magkano ba ang... magkano po ba ngayon ang simento na apat? Magkano isa? 400. O, 400 na siguro. Meron namang 3 plus, pero meron ding 400. O, magkano yung apat? 1.6. O, sige. Sa o ayan, 2,000, may sukli ka pa dyan na 400. Yung pako. Yung pako. O, sige, ito. O, pako. O, yun ang problema, di ba? O, pagkain nyo, siyempre. Pambili nyo pagkain habang ginagawa yung bahay, bigas. Pang ulam-ulam na rin. O, magkano po yan lahat, tatay Paolo? Eh, pinapalitan ka may pera sa pag-obra. Ha? Nagulat ka may pera? Nagkapera na kayo? Nagkapera sa magtrabaho. Ay, magkasama.
Naghatid na, salamat sa mga kasama, naghatid ng pera. Naghatid doon ng pera. At diba, ano to? 5,000 po yan. 5,000 pite, o. Oh. Nagtaka kayo, pinuntahan kayo dito, naghatid ng pera? Ha, Tatay Paolo? Natawa si Tatay Paolo. At nagulat pa kay kanina, ha? O, sige, bilangin nyo uli yan. Ayusin nyo pagbilang kung magkano, kung 5,000 ba talaga yan. Ay, tatlo. Aba, oh, tama naman. Tama? Tama naman. O lima? Oo. Oh, para yan doon sa mga kulang para mabuo yung bahay nyo. Kaya pinasubrahan ko na yan para, siyempre, habang nagtatrabaho, kailangan ng pagkain. Kailangan ng ulam na masarap-sarap. Bili kayo ng karne para lalong gaganda ang bahay nyo pag ginawa. Kasi lahat ng gumawa, busog. Pero nagulat nga ba kayo sa pag-akyat namin na may dala-dala? Wala naman, hindi naman dati. Ay, hindi kayo nagulat? Hindi. Pero sabi, bakit sabi nyo umakyat kayo dito, naghatid ng pera? Pastor, yung pastor, dati akong nakikisama sa pastor ba? Oh. Sa doon. Pero maganda yung pag-akyat nyo dito kasi hinatira namin kayo ng pera. Ano? Salamat ako. O ano ngayon sa pakiramdam mo tatay na meron kang pera ng hawak-hawak ngayon? Masaya. 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 Naka-ano lang ako, naka-1,000 lang. Naka-800 na odo. Wala na yan na lang natira. Wala na natira. Kulang pa sa pagkain. Kulang pa sa... Oh, salamat po sa binigay ng... kasama si Ma'am Liti. Ayan, walang anuman po Tatay Paolo para matupad na at maayos niya ang bahay niyo. Maraming maraming salamat po sa ating pioneer sponsor mula noon hanggang ngayon. Patuloy sa pagmamahal sa mga kaabayan natin, Ma'am Liti Drapiti and Sir William Drapiti from Hawaii. Maraming salamat po sa inyong ganito ang puso. Naway pagpalain po tayo ng Panginoong Diyos araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng kalakasan ng katawan sa araw-araw. Nawa ibigyan po tayo ng mahabang buhay. Pang sa ganun, marami pa tayong matulungan na gaya nila sa mga kabayan. Huwag niyo po kalimutan, pakishare, subscribe sa aking YouTube channel, Lori Aquino Talita. Maraming salamat po. God bless us all. Bye po, Tatay Paolo. Para natulala si Tatay Paolo, no? Kasi kanina medyo cool-cool lang, chill-chill lang. Pero ngayon na nakatanggap, parang hindi siya makapaniwala. Sabi nga niya, aba, umakyat kayo dito, naghati pa ng pera. Kaya isa sa mga katutubong aita si Tatay Paolo na mabigyan at deserve mabigyan ng pagmamahal para sa kanyang pamilya, lalong-lalo na ngayon na hindi lang problema ang bahay ni Tatay Paolo, no? Problema din niya yung kanyang misis na kung bakit naging ganyan ngayon yung sitwasyon. Okay, Tatay Paolo, uwi na tayo. Tara. Tara. Wow, yan. Lagay niyo po dyan. Oh, pansit yan, tatay, ah. Super EQ. Wallet ni tatay. Oh, itong wallet. Wallet. Ganun ang kawawang buhay ng tao. Ako na lang magdala. Ako na lang magdala para hindi kayo mapagod. Ano yan? Kasama mabigat yan. Ha? Makita mo lang ganyan. Or dalawa tayo. Dito ako sa dulo. Sa dulo ka din. Ha? Mabigat yan, ha? Mabigat daw. Okay, sige. Tara. Dandahan na po, tatay. Ouch. Ay, mabigat ha. Kuy, dandahan. So, ayan po mga kababayan, binaba na ni Tatay Paolo yung kahoy. Nasabi niya, napakahirap daw dahil pababa nga po, madulas yung lupa. Madulas yung daanan. Kailangan mong kumapit. Ayan, kumakapit si tatay. Aray! Nag-swimming yung kameraman natin. So, delikado rin ang mga pangalaman. Bahat ang maikya ba yun? Mana nga po.
eh. Kaya pipigil. Ayan po mga kaibayan, si Nanay Julie. Hi po, Nanay Julie. Ayan. So ayan po mga kaibayan, yung bahay nila. Kaya ang aayusin ni Tatay Paulo. Kaya unti-unting nagbaba ng kahoy, no, para maayos. No, na kasi mahirap pag antayin na kung kailan nasirang-sira na, saka paayusin, lalong mahirap. Tatay Paulo, ano? Kaya ayusin na hanggat hindi pa masyadong sira. Ayan. Ang asawa naman ni Tatay Paulo, ayan. Eh, hindi nga natin na nakausap. Wala naman din nagtatrabaho, hindi ko na pinapatanim yung mga halaman. Opo, so hindi na hindi na pinapatulong ni Tatay. No, sabi nga ni Tatay kanina, ayaw niyang mabawasan yung dugo ni Nanay na masugatan. Kaya wag na mag trabaho si Tatay na lang lahat. Pambahay na lang siya. Ayan. Bye, Nay! Nanay, bye-bye po! Ayan. Tatay, salamat po ha. Ayan, so wala na kayong problema, Tatay, ano? Mapatayo na ngayon ito, araw lang nilalaro. Ay, tayo na yan. Mapatayo na kasi wala na, may pambili na, kumpleto na, no? Bili nyo po agad ha. Tapos bili kayo ng bigas, ulam. Okay.